takot sila sa undeclared sales. Huwag kayong matakot mga ka-taxpayer kung minamahal. Napakadaling isolve ng mga deficiency tax assessment pagdating sa undeclared sale. O sa araw na to, mayroon po tayong apat na klase ng undeclared sales, pero yung pong isa rito ay na-discuss ko na sa undeclared sales din nung previous video. Paki-check nyo na lang. At dito, i-check ho natin kung papaano mga ka-taxpayer kong minamahal i-handle, i-understand, i-analyze itong mga klase ng deficiency tax assessment ay galing sa ating penpal. Penpal na nakatira sa Bureau of Internal Revenue. Yan. At ang manifestation ay sa Notice of Discrepancy. So ang kwento nito mga ka-taxpayer kong minamahal, naka-receive ng letter of authority itong napakalaking taxpayer at na-issuean ho siya ng NOD. Ano laman ng NOD, sir? Ito po ang laman ng NOD. Highlighted. Ito po yung mga red, ang mga problem na minamanifest nitong assessment na to. At ang kabuuang babayaran ay 37.9 million pesos. Okay. So, na-discuss ko na po sa inyo nung nakaraang undeclared income, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung isa rito. So, hindi ko na siya i-discuss para mabigyan natin ng pagkakataon yung iba naman. So, narito po yung undeclared sale per undeclared purchases and importation. Lakihan po natin. Ayan. Yun yung number one. At ang number two rito ay undeclared sale per source document. I-discuss ko muna yung dalawa. Undeclared sales per undeclared purchases and importation. Dalawa ho yun. Merong undeclared purchases, which is domestic purchases. Nagbumili ka sa kapwa mo Pilipino. Yun yung purchases. Undeclared importation, bumili ka sa hindi Pilipino. Sa foreigner yun. Yung galing sa ibang bansa. Undeclared importation. Undeclared sale per source document. May mali daw yung source document mo. So, kailangan nating pag-aralan yung content. Kasi general allegation yun eh. Para maintindihan ang undeclared purchases and undeclared importation, kailangan nating puntahan yung remarks. Specifically, ito pong crossroad na yan. 1B. Okay, di pumunta tayo sa 1B. Ito yung 1B. Mga taxpayer ko. So, may undeclared purchases, may undeclared importation. Pinagsama na. Ang ginawa ay gumamit ng gross profit ratio at nakadetermine siya ng undeclared na 132 million. So, yung 132 million ay kumakatawan doon sa sales. So, ito yung purchases, ito yung sales. Tingnan natin kung anong ginawa. O, di tama, ito yung 132. So, ganun din ang ginawa doon. Sa table 1, makikita nyo, merong hong summary list. So, ang sinasabi dito, nung kinumpere ho yung summary list of sales at yung source document. So, ang gagawin ho natin dito, pupunta ho kayo rito. Ayun. Ito ho yung inyong i-check. Source document versus yan, summary list of sale. So, doon kayo. Doon lang kayo pupunta. Ayan. Katulad nito, meron siyang 75,000 na difference. So, nakuha ho yung difference between wala hong dineclare sa summary list pero may dineclare sa sales invoice. Therefore, inassume nung revenue officer na merong underdeclared na 75,000 na pag tiningnan natin yung dulo ay tumatama doon sa 1.682 million. Sa madaling salita mga ka-taxpayer kong mahal, ha? Pag hindi balanse yung
summary release of sales na sinagpint nyo sa BIR versus yung sales in sales document nyo, meron ho kayong deficiency, value added tax. Kapag hindi balanse yung summary release nyo doon sa third party information, meron kayong deficiency value added tax. Yun yung dalawang klase ng deficiency VAT assessment pagdating ho sa VAT audit. Madali lang naman po yung i-overcome. Napakadali. Masisiro ho natin yan. Pagtulungan ho natin, at kung meron ho kayong panahon, pwede nyo ho akong kontakin at i-zero natin yung mga assessment na nasa inyo. With that, mga ka-taxpayer, kumahal, peace and happiness be with you for life!